Good evening, guys! Welcome to my channel. It's me once again, Este. Pasensya na po at gabi na. Gabi na po ako nakapag-filming, nakapag-vlog kasi ngayon lang po tayo nagkaroon ng time. Maghalos maghapon po, nakatabi ko yung alaga ko. So, not in the mood siya ngayon, kaya kailangan ko muna siyang tabihan. Sa vlog ko pong ito, i-updated ko po kayo about doon po sa dalawang maleta ng alaga ko. Nadadalhin po namin sa pagbabakasyon sa ibang bansa. Guys, tapos na po naming lagyan ng laman. So, ang gagawin ko na lamang po, bubuksan ko na lamang po yung loob at papakita po sa inyo kung ano yung naging laman. Kasi po, hindi po ako pwede mag-filming ng katabi ko po siya kasi madalian lang po talaga. Dito po kasi sa pinakakwarto ko po, medyo mainit. Hindi kakayanin ng alaga kong magtagal. So, talagang madalian lang talaga. Dahil yung aircon hindi masyadong pumapasok dito sa loob ng kwarto ko. Tsaka dito ngayon sa Jeddah mainit. Grabe init ngayon dito. Kaya hindi pwedeng walang aircon yung alaga ko. Tapos yung paa po niya hindi pwedeng ilaylay, kailangan nakataas. Kasi may upuan po talaga siya na naitataas yung paa. Para po yung tubig umaakyat, papalabas, nagiging ihi. Yun po ang mangyayari doon. So, mamaya po, bubuksan natin. Akyat lang po muna ako sa taas para po bisitahin man lamang po yung mga gamit ko doon dahil halos maghapon po ako hindi naakyat. Gusto ko pong tignan. Kamusta na ba? Kompleto pa ba? O may bawas na? Char! So, tara po. Akyat po muna tayo sa taas. Ilalagay ko ngayon yung labahin ng alaga ko dito sa washing kasi malapit na po kami umalis. Kailangan agarin. So, ilalagay ko na po. Ayan lang, basahan. yung mga kasama ko po, nilalagay pa nila yung mga basahan. Kailangan pong linisin muna. Lilinisin ko muna siya. So, akyat po muna tayo sa taas, guys. Bibisitahin ko muna yung mga gamit ko doon. Kamusta na? Kasi halos maghapon po akong hindi nakikita talaga. Bisitahin natin. Yan. So, yan. Buksan natin yung ilang twice. Bulaga! Buksan natin yung ilang. Yan guys, so pagbalik po namin dito galing sa vacation sa France, ako naman po ang uuwi kasi nag-extend po ako ng ilang months eh. Dapat po nung May or ang vacation ko po kasi nasa pagitan po ng March, April and May. So hindi po ako umuwi, hinintay ko muna po yung Ramadan kasi para po maging okay yung kondisyon ng alaga ko. So, ngayon, pagbakasyon po namin, pagdating, ako naman po ang uuwi. So, one day, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko rin po igagayak yung mga maleta ko, kung ano yung mga dadalhin ko na gamit pa uwi sa Pilipinas. So, ito kompleto naman pala. Parang lalakad sa labas eh, mga gamit ko eh. So, ayan, kompleto siya. Ito, konti yung chocolate ko, dadagdagan ko pa yan, konti pa lang. Kompleto siya. Tinanggal ko na po yung bedsheet ko. Kompleto siya, kompleto. So, yan. Kasi po, alam nyo na, kailangan bisitahan paminsan-minsan na hindi magtampo. Char! Talagang hindi magtampo eh. So, yan. Tayo pababa na. Ganun lang. May filming lang. So, yan. Bababa na tayo, guys. Patay na natin ilang. Dada na naman tayo sa mabilim. Yan. So, yan. Baba tayo. Siguro, guys, mga 3 days or 4 days more palipad na kami.
Kasi mauuna yung kapatid ng yung isang anak ng alaga ko. Magsasama siya ng isang katulong para maglinis. Oo, para pagdating namin malinis na lahat. Pati yung mga bedsheet na ayos na. So ayun. Patayin natin yung ilaw dito. Kasi ito na, binukas ko na ha. Ito na siya. Buksan natin. Para pakita ko lang sa inyo guys, light yung laman ng maleta na alaga ko. Medyo puno na pero pwede pa siyang siksikan kasi ang kilo daw papatak ng 32 to 33 kilos. So ito na, itong nasa ibabaw, ito yung mga naka-plastic na itong mga damit ito na ibibigay na hadiya na alaga ko doon sa caretaker nung bahay na tinutuluyan namin. Konto yun eh. So, eto, ilapit natin yung camera. Eto, ang laman nito, nasa ilalim mga damit niya. Mga damit niya guys, na pambahay. Dito mga damit niya na pambahay, doon sa kabilang mga damit na panlakad. So, pinailalim ko yung mga damit na pambahay kasi ibabaw ko yung mga tea. Yung mga, kumbaga dito tawagin nila shahe na iniinom niya. Second layer yon yung mga shahe. Ito, tulad nung kung tawagin, kurukong tea. And then, iyanasong tea. Yung iyanasong tea, flower tea yun eh, kung tawagin sa English. And then, guava tea. Ito, guava tea. Yan, umiinom siya dito guys, para sa ubo. Tapos, nagdala rin ako ng 12 boxes of gloves. Kasi kailangan ko yun guys, lalo na pag nagbabanyo siya para malinis ko siya ng maayos. Tapos, mga gamot. Ito, tingnan nyo mga sari-saring mga gamot niyan. Mga gamot niya na it will take for almost 3.5 months. Pero ginawa ko ng 4 months para may sobra-sobra. Hindi tayo magkakaroon ng problema kasi mahirap eh. Pagka naubos doon, hindi tayo pwedeng bumili kasi yung iba wala doon yung gamot. So, ito. Tapos, yung portable oxygen niya, ito. Binalot ko, guys, ito yun. Binalot ko, guys, ng damit kasi alam ko, pagdating sa airport, ihagis-hagis lang itong bagahe. Baka masira. Bago pa naman to guys, in order ng amo ko sa Hong Kong. Through online. So, ito, mga tea. Yan. Yan, flower tea. Mga guwapa, mga gamot niya. Yan. So, ito yung mga naka-plastic na to, guys. Damit ito. Na panlakad. Iririgalo nga ng alaga ko sa nagbabantay sa ano, sa tinutuluyan namin. Ito naman yung pangalawang maleta niya. Papakita ko sa ito, hindi pa masyadong puno guys kasi isisiksi ko pa dito yung kung tawagin nila rito tamar, yun yung dates. So ito, itong dalawa na to yung comforter na manit lang, manipis comforter siya guys. Yan. Tapos still the same. Sabi ko nga, damit na panglakad yung nasa ilalim. So, dinala ko tong inhalator niya. Ito guys, ito. Ito yung para sa ubo niya. Yung pausok kumbaga sa atin sa Pilipinas kung tawagin. Pausukan. Inhalator. Mga gamot din guys, mga gamot. Tapos ito, personal things niya. Nandito lahat yung toothpaste niya. Yung ano, yung toothbrush niya. Yung sabon, pampaligo, yung cream sa mukha. Yan, tapos ito yung isa pang flower tea para doon sa high blood pressure niya. Iniinom niya yung pag mataas yung dugo niya. Halimbawa, pinainom ko na siya ng gamot, tapos mataas pa rin yung dugo niya. Yan, binibigyan namin ng, kung tawagin ito, iyanasun. Ah, karkaden. Yan, flower tea yun guys. Yan yung nai-vlog ko na yun eh, minsan, yung kulay pula. So, kulang pa to guys. Ilalagay ko pa yung, ano, tamra niya. Yan.
Hindi ko alam kung ilan ang kilo nito. Pero ano lang, siguro mga 20 kilos pa lang to. Pwede pa siyang siksikan. Kasi sa kabila guys, umabot ng 35 kilos eh. Siniksikan pa nung anak niya. Kaya yun, ito na guys. So, one time naman ipapakita ko sa inyo yung hand carry ko, kung ano yung mga dapat kong dalhin para doon, kung ano pa yung mga gamit na ilalagay ko na hindi pwede, na pwedeng dalhin. Pati na rin yung bag para sa gamot ng alaga ko. So, yan guys. Ito, napanood nyo na naman ang late vlog ko about dito sa maleta namin. In-updated ko lang kayo. Siguro guys, mga 3 to 4 days na lang. Paalis na kami. Yan, salamat sa panonood ninyo. Salamat sa lahat ng nag-subscribe na. Kaya, kung gusto niyo po akong laging kasama, pwede po kayong mag-subscribe. Yan lang po sa ibaba. Sa may red button subscribe, pwede niyo pong i-press yun. Pati na, kung mamarapatin din po ninyo, pwede rin po ninyong i-press, pati yung katabi niya, yung notification bell para po ma-updated po kayo sa mga upcoming vlogs ko pa. So, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Good night.